Good morning, guys! What a beautiful morning dahil medyo nakapantay na ako. So, anong oras na ngayon? 10. Nagising ako ng 9 para mag-edit. Tapos, hindi na ako nakapag-breakfast. Alam niyo, mas prioritize kong matulog. Parang kakaiba to for me. So, ibig sabihin, pagod talaga ako. Minsan kasi kahit inaantok na ako, talagang kakain at kakain ako. Pero ngayon, mas inuna ko matulog. Tapos pagkagising ko, instead na mag-breakfast, para may abangan kayong vlogs, nag-edit na ako. Kaya ngayon, itong bibili ko. Itong kakainin ko yung binili ko sa convenience store. Mainit lang tayo na tubig. Ano ba to? Nagpainit nga ulit ako. Ito lang yung binili ko kahapon. Hindi ko nga alam kung anong ibig sabihin yung nasa harapan. Mukha naman siya masarap, di ba? So, okay na yun. Basta pagkain. Tingnan nyo naman, 4 gig tong vlog na to, pero ilang minutes lang to. Siguro mga, ilang minutes pa kanina? 14 minutes. Tapos, balik na tayo dun since patapos na i-upload. So, tapos na ako huling yung facial wash lang na shower, kaya itong sabon na lang dito. Saan mo lang puti? Eh, hindi na to. Ang gahiramos. Hindi naman ako matulog. Ayan na. O tingnan nyo, pagkatapos kong maghiramos. Okay na ang aking pagkain. Nating simple ang pamumuhay. May nagtatanong, bakit hindi ko daw inilulugay yung buhok ko dito? Kasi, paggabi, naliligo nga ako, diba? Tapos, yun na yung buhok ko for the next day. Siyempre, pag natulog ako, kung ano-ano na nangyayari sa buhok ko, hindi na siya yung parang air-dried lang na diretso lang na kung ano man. So, itali na lang natin para wala na akong iisipin at hindi ko na siya isa-style pa dahil I cannot be bothered. Gusto ko na lang na i-enjoy yung tour. Ayoko na problemahin pa yung buhok ko kung okay ba siya o hindi. Sobrang simple ko lang when it comes to mga ganito kasi ayoko talaga nahahassle sa pagsastyle. Ako guys, and tinanggal ko yung aking pants. Alam nyo ba na nawala ko yung dalawang coat ko, yung dalawang coat na maayos. Babalikan ko dun sa kabilang hotel, baka sakaling mabalikan ko pa, but ayan, comfy naman siya. Wala akong suot na heat tech. Ito lang, dito lang sa may pambaba. Ayan, finold ko na lang. Kasi baka hindi ko kayanin nung walang heat tech talaga pagka sa legs. Checking na lang kung okay ba yung mga gamit na may iiwan ko. Tapos, yes. Ay, dadaling ko kaya itong tripod na maliit. Itong, oops. Meron kasi ako nito, yung Joby na tripod. Hindi ko alam na dala ko to. So, ngayon ko lang siya nakalkal sa maleta ko. Okay, let's go. Kasabay ko si Ate Ann. Ang dami namin na-late. Alam mo yun, kahit late yung open ngayon, na-late pa rin kami. Kasi nga, kadalasan yung iba nag-e-edit. Hindi ka agad makakatulog na maga. Kasi iisipin mo na kailangan ka mai-edit at mag-automatic yung katawan mo na talagang hindi pwede matulog. Abot tayo. Ang kami kakain. Hanam. Taon, hinihintay sa labas pa ako. Ayan, dito kami sa table. Lahat ng girls nandito, we. Thank you so much. May thank you card sila, hindi pa kami kumakain. Thank you for visiting Hanam Pig Itaewon Dining Bar. Hanam Pig is Korean's favorite Korean barbecue brand with more than 100 restaurants nationwide. Wow. Ano pala ito? Nakaibang branch sila? 200 daw. So Korean? Oo, 200. Hanam Pig. Sigat si I'm with Christine. Ang ganda na hairstyle na today. Sorry, very pop daw. Baliktad. Ang gagawin namin mamaya. Hip-hop ka na sa'yo. Tutlak talaga sa akin. Ang bongga, si kuya talaga gagawa. Tofu siya, tsaka kimchi. Diba? Sana nagpo-focus, diba? Ah.
malaki-laki ito. Busog tayo nito, guys. Take mo yung unang network. May soft drinks ah. Ayun, ano sa inyo? I thought you could do it. Are you guys enjoying lunch or are you guys enjoying your clothes? Have you tried everything? All the recipes here are our original recipes. You have to try each one of them. Okay. You can probably see this. You won't get these sauces anywhere else in Korea. The meat here is selected meat. They are not allowed to provide this meat to anywhere else, only to this restaurant. Sorry, my name is Jonathan Kim. I'm the VP of the company that runs this restaurant. We have a very strange name, Hanampik. It's because we want you to remember us, so please remember us. Hanampik, right? We have over 200 restaurants in Korea. Palabas na kami, may binigay pa. Si Bing ang naghahanap ng maleta, ang nakabili dalawa kami. Kasi ang ganda niya. Ayun siya. Okay, may nahanap na ako. May gulong siya sa ilalim. Ayun o. 30,000 won. So, $30. US dollar. So, ayan. Nakabili na ako ng bag. Kasi nga, talagang kinikinita ko na naglagay ako kahapon dun sa silver ko na bag. Ang kasya lang yung products. Actually, hindi pa kasya lahat ng products. Ngayon, yung isa kong bag na hiniram ko kay Inay, dun yung lahat ng damit. And for sure, hindi naman dun magtatapos yun. So, yun. Bumili na rin. Mura lang, 1,400 pesos. Duffel bag siya na may gulong. Dun kami kumain sa Hanam. Ngayon, magti-train kami. Kasama ko si Bing, siya kasi Christine. Bili kami ng ticket. English. Welcome. This is a vending device for soldier ticket. Select your destination by number. For soldier, the number of your destination. Select the signature ticket and the number of tickets. 1850. Fangirl sila. Naka-NU pera ni Bing dun sa machine. Bili na ticket. Pero ako, since padating si Rachel, alam ko mag-commute kami. Bumili na ako. Ang cute oh. So, magbabayad yan ng 4,000 won para around mga 200 pesos yun sa atin. Para dito sa card. And then, nagpaload ako ng 10,000 won, around 500 pesos. Ang cute oh! Lego! I'm gonna use my card. Ito siya. Paano ba to? Oh, here. Okay! Ayan, kasiya! Te, kamusta benta mo, te? Okay naman, te. Ano yan, no? Tingnan mo. Baka hindi maglalako niya. Dala-dala namin. Ano bang nilalako mo? Ano ba kasing nilalako mo? Kalamay lang naman. Oo, ako Yakult. Yakult yung app. Insert sa'yo. Wala, tap mo lang, Bing. Ang gaganda ng mga bulaklak kasi para tayong nasa reef. Kaya ang ganda nila. Paso kami dito. Myeongdong na underground shopping center. Here we go. Mas mura daw kasi dito. Sinamahan ko sila dito. Wala akong kilala kung si Libby, no? Si Gongyo lang, mga ganun-ganun. Pero grabe sila. May stickers, may mousepad, may notebooks. Doon sila sa waterproof stickers. Ang cute nga eh. Ayan siya si Myeongdong Cathedral. Dito kami galing sa may Myeongdong din. Diyan. Yun yung mga bilihan ng mga makeup, street food. Pwede kayong dumaan dito. Although, ang bigat kasi ng dala namin, no? So, hindi na muna kami aakyat.
yung coat ko na naiwan ko dun sa kabilang hotel, katabi lang naman. Nakuha ko, as in, hindi siya nawala. Ang bigatuloy ng dalaw ko ngayon. But, ayan, sa elevator lang ako. Delivery! Tara, kain tayo. Gutom na ako. Alam nyo ba, isang beses pa lang kami kumain. Medyo bitin yung kinain namin na pork. So, kain tayo ng juice sandwich. Juice, apple juice. There. Tapos yung sandwich mismo. Naka-box siya na ganyan. Parang sa 7-Eleven na sandwich. Meron tayong fruits. Ayan siya. Okay. I'm hungry at... chicken. Yes, may jalapeno. Jalapeno ba? Ay, hindi. Good morning ulit. Kakagising ko lang. Antok na antok pa talaga ako. Kaya lang yung mga kasama ko tapos na sila. So, kunting retouch na lang. Kasi yung oily-oily ko na. Wala akong glitters pero may oil ako sa mukha. Suot na natin itong boots. So, nakarating ako ng Korea na hindi ko alam. Ang team pala ng party ay study-study night. Wala akong ganun. Di bale na maging universe na lang ako nalang idim. Nash-nash na lang ng very light, ganyan-ganyan. Itong boots ko sa Myeongdong ko lang to binili for 50 USD, so mga 2,500 pesos. Tsaka maganda sa kanya, since maliit yung legs ko, fit siya, hindi siya parang kuluntoy tingnan. Ang ganda ng size niya. Tapos, komportable. Hindi yung parang sobrang tusok na tusok sa paa na parang magiging patusok na yung paa mo. Okay na okay yung fit niya. Super comfortable. Tapos, ito yung ino-OTD ko na, ino-OTD, ini-haul ko sa video ko na Zara na jacket. Yan lang yun. Tapos, medyo mamaya ibababa na lang natin ng very light. Kunyari, ganyan. Diba, uso yan? Yung kunyari, nahuhubaran ka. Opak, ganyan. Nandito na mga kapatid sa paniniwala. Ito na yung event. Alay, hindi ko kilala. Eric na. Sikat ba daw yun? Hindi ko siya kilala. Dito pa lang, party-party na. Dito pa lang to mga kapatid. Sasayaw na yung mga party-party na. Tugs-tugs na. Hindi pa lang kami. Hindi na paghanda yung lashes ko. Kaya, reflect na reflect siya. Sabi ko sa'yo, di ba? Hindi na kita. Sa second floor kasi siya. Kamita na. The hot pack. So, maglalagay ng ganyan dito sa kamay. Dito ko ilalagay sa kabilang side. So, ayan. Kita na natin si Shashu ng harapan. Shashu eh? Shashu eh? Grabe siya oh. Pack a fit. Dahan-dahan! Nakabalik na ako guys, sorry.
Pero hindi na ako pumarty ng bonggang-bongga. Kasi ano, bukas mag-isa ako. So, hindi pa pwedeng sumakit yung ulo ko. Dahil ako lang lahat magbubuhat niyan. Although, tumutulong naman dito yung mga drivers, taxi drivers. Matulog na ako. Ang dami ko pang aayusin. It is already mga 4 a.m. na. Pero ayusin ko na to kaysa sa pagising ko pa dahil baka kulangin ako sa oras na pag-ayos later. Kulot yung buhok ko. Iniisip ko kung magbe-breakfast ako sa baba. Naayos ko na yung maleta na silver. Nandun lahat na mga mababasagin kasi hard case yun. So at least kung mapano man siya, like mataktak, hindi siya mababasa. Iniisip ko din na gumawa na ako ng part 1 na haul para hindi ko nadalhin yung mga paper bag, diba? Kasi grabe yung paper bag, as in pasikip lang din talaga sila. Kaya lang pag ni-record ko yun sa G7X, sana hindi kayo mais dahil hindi ganun ka-okay yung quality. Unlike pag sa SLR, talagang okay. Okay guys, make up tayo and may pimple ako na ganyan kasi siguro natulog ako ngayon ng may make up. Yung Estee Lauder pa naman yung ginamit ko. Maganda si Estee Lauder, nagtatagal siya kaya siya yung ginagamit ko. Pero pagka natatagalan siya sa face ko, nakaka-pimple ako. Ang maganda naman sa pimple na to, hindi ito yung pimple na yung dati kong pimple. Alam niyo, parang isang buwan siya na pimple na nandun lang, hindi siya makalabas-labas. Pero ito, ayun lang o. Nasa ibabaw lang yan, mabilis matuyo yung ganyang klaseng pimple. But I'll be using this Sulwaso na foundation. Wala foundation. Perfecting Cushion Intense. Number 23 yung shade. Medyo orange siya sa akin nung trinay ko. Hopefully okay siya. Pero ayan yan. Binili ko to dun sa lote na duty free. Ganun pala yun dun sa duty free nila dun. Pagka foreign brand, sa airport mo kukunin. Pero pag Korean, makukuha mo siya agad. Ang ganda ng foundation na to. Tingnan nyo yung takip niya oh. Takip palang ulam na. Tanggalin natin yung takip niya. There. Ayan, ganyan yung itsura niya sa loob. Ayan. Mahal nga lang tong foundation na to. As in, foundation levels na luxury na. Sinasamantala ko kasi yung pagkukushion ko dito. Kasi ang ganda ng weather nila for cushion. Alam niyo ba sila dito? Di ba sa atin pag nagkukushion, kailangan mong aset or kung hindi, lapot ka. Dito, ano? Makikita mo sa kanila, yung iba sa CR, diba sa atin, nagre-retouch tayo ng powder. Sa kanila, ang nire-retouch nila cushion. So, yung cushion na yan, hindi ko isi-set. Tapos, kung gusto kong mag-retouch, ito ulit yung ipapatok ko sa ibabaw. Hindi kasi siya, hindi malagkit dito, hindi pinagpapawisan gaano na dahil malamig. Ang ganda ng coverage nito. Pero, duwi-duwihan. Maglilipat hotel lang ako hanggat sa makarating si Rich. Ayoko kasi yung dumiretso dun sa Airbnb namin na mag-isa lang ako. Mahirap. I do not suggest Airbnb, lalo na kung mag-isa ka na babae, mag-hotel ka na lang. Kasi yung Airbnb, wala ka naman security doon na, I mean, you have to look after yourself. Although maganda siya pag may kasama ka. Kasi as in, sobrang mura talaga niya compared sa pag-hotel. Tapos nakukuha mo yung amenities na meron ka sa bahay, like meron siyang washer, may microwave, may kung ano-ano pa, na hindi mo nakukuha sa hotel. Not unless binukuha yung presidential suite o yung mga suite types na parang for me ah, for travel, lalo na kung ikot ka lang naman ng ikot sa labas, parang ang sayang. Tapos pala, ang dami nagtatanong kung bakit doon kami nasa Korea, anong brand yung nagdala. It's Caris. Before, nadala na nilang ibang YouTubers doon. But this is my first time to be joining their Beautiful Journey event. Ilang days ba yun? So, from November 6 to ngayon, check out 10. Pero wala na kasing event ngayong araw. So, parang, ano lang, 6, 7, 8, 9 yung may events ng November. Website si Caris na pwede kang bumili ng mga Korean products. Kung ikukumpara mo siya sa ibang mga websites na nagsisell ng Korean products, yung mga products na hindi like mainstream products na Clio, COSRX, mga kung ano, mga Innisfree, tinutulungan niya kasi yung mga indie brands. And in fairness, sa mga indie brands na nakita ko na furniture niya dun sa exhibit, ang daming promising brands. As in, hindi siya yung parang brand na sumulpot lang. And just to be transparent, alam niyo naman lagi kung sinasabi sa inyo to. Ang nangyayari kay Caris, since we are Caris, celebs. Hindi pa rin sa Caris, Caris pala yung basa doon. They have this option na pwedeng mag-try yung mga influencers, try me, tas kailangan namin siyang i-review within 10 days. Like kahit Facebook post ang ilagay namin, i-mention namin siya sa vlog o sa Twitter, hindi kami mababayaran to do that. Pero once we put the link, halimbawa yung katulad si Rapunzel, yung hair, yung pinakita ko sa inyo na treatment, nagustuhan ko naman talaga siya. Pag pinakita ko sa inyo yun, may ilalagay ako ng link na hikaris.net/anakayatayon, parang ganyan.
Ilalagay ko yung link sa baba. Pag clinic nyo yun, mapupunta kayo dun sa product. And once bumili kayo, we get a commission. Alam nyo, gusto ko lang talaga na transparent. Ayoko na masabi na sell out ako or what. But always remember that I wouldn't recommend anything na hindi ko willing gamitin sa sarili ko. Dahil ako sa sarili ko din, ayoko nanonood ng YouTube reviews tapos parang nasasayang yung pera ko sa binibili ko. Alam nyo ba, sobrang thank you talaga sa inyo. Kasi kung hindi naman dahil talaga sa panonood din, hindi naman ako mai-invite dito. Parang hello, hindi naman sila mag-i-invite nang wala din silang makukuha. Kasi business is business at the end of the day. But what's nice about Karis naman, ano, in fairness sa kanila, binibigyan nila kami ng freedom to review the products. Positive man yan o negative, okay lang sa kanila. Tapos kung nagustuhan mo, yung part mo na lang, ilagay mo na lang siya dun sa My Shop para ma-recommend mo rin siya sa mga nanonood sa'yo. Sinabi din nila na first time nila mag-event ng ganitong karami na 100 influencers from different countries, Malaysia, Singapore, ano pa ba, Vietnam, Thailand, Philippines, Indonesia. I think 6 countries yung nag-participate. Pinakamaraming delegates yung Thailand. May ibang parts ng event na talagang medyo nasasayang sa paghihintay dahil hindi kasalanan ni ano yun, organizer, kasalanan ng mga influencers. Kasi kung saan kami mga pumupunta, ang hirap kaya mag-control ng 100 katao tapos parang ilan lang kayo. Sobrang hanga talaga ako kasi alam nyo ba, gabi na mga around kailan ba yun? 12:30, buti gising pa ako, nag-message. Nagdadala pa sila ng products. Tapos yung change nila from the events before, dati yung products nalalagay siya, diba? Kada pasok mo sa pintuan mo, may ilalagay na product sa bed mo. Maganda rin siya kasi hindi ka na magbubuhat. Pero ang nakakalimutan kasi doon, yung product information, minsan magkakaroon ng misinformation kasi hindi na i-explain yung product. So what they did, pinulin nila lahat ng products ng exhibitors nila sa isang event. Tapos we are free to roam around, shop around nang wala kaming ginagastos, of course, kasi binibigay nila sa amin. Tapos habang binibigay sa amin yung products, nai-inform kami kung para saan yung products. Hindi yung iiwan lang nila dito sa kwarto. Hindi naman namin alam kung paano yung tamang way ng paggamit o kung ano ba yung product na yun talaga. Lahat to gamit, yung gamit tuloy, damit. Tapos yung mga makeup nandun sa remova para matibay yung lagayan. So ang gagawin ko, kasi tatlo siya, hindi ko na kayang buhatin, tapos may backpack pa ako. Bababa ako para mag-breakfast, dadaling ko na yung dalawa. Ipapatago ko na dun sa luggage keep. Tapos, pagbalik ko rito, babalikan ko yung backpack ko and then yung isang huling black na binili ko kahapon na lagayan. Hoping. Later, ang babalikan ko na lang itong laptop bag. Kasama yan, malamang. Tapos, ito dadalhin ko na siya sa baba. Ayan, tsaka ayan. Ito yung babalikan ko rin. What I'm wearing today, super comfy since magbubuhat nga ako ng mabibigat. Suot ko pa yung hotel slippers. Magpapalit ako nung, magpapalit na ako ngayon kasi bababa na rin naman tayo. Mga ilang araw na ako hindi nagbe-breakfast. I think tatlong araw na yun na hindi ako nagbe-breakfast. Mas pinaprioritize ko yung tulog. Iba yun for me, ah. Kasi ako talaga kahit antok na antok ako, kakain ako. Pero dahil nga sobrang pagod yun. Hi! Yan na sila. So got it. Balik tayo, 7th floor pala ang breakfast. Walang kinuha ko, dito ko lang kinuha. Ting! Bacon! And mga salad. Wala pa sila yung mga tulog pa eh. Dito ko nakaupo sa dulo. There. Ayan. For breakfast, I'll be having scrambled eggs, bacon, vegetables. Mahilig ako sa gulay. Tapos yung 5 grain na rice. Walang plain na rice, yan lang eh. Breakfast and I feel like yung mga uuwi na sina Ate Ann, sina Bing, mamaya pa sila magbe-breakfast. Siguro pagbaba na nila. Kasi, uy, 3-3, hindi pa dito pala. Kulang pa. Isang turn pa.
May lunch sila kasama yung isang taga dito sa Korea. Pero hindi na ako makakasama kasi mag-edit na lang ako. Maling ko dun sa kapila. Okay. Medyo kulang pa ako sa tulog kasi para mga 3 hours lang yung tulog ko. Kaya nga kanina nakatulog na ako may makeup kasi hindi ko pa balak matulog. Magliligo pa sana ako. Kaya lang nga, since ganun na nangyari, mag-edit na lang ako ngayon dahil ngayon gising na gising naman ako. Tapos pagpunta ko dun sa kabilang hotel, baka matulog muna ako before ako mag-film. Ang ganda ng view ko dito sa my room kahit medyo may garden dito, hindi ganun kita yung baba. At least naman, maaliwalas kasi may green, may mga damo-damo. Hindi na lang naalala ko ang explain sa inyo kasi nga baka mamaya sabihin ninyo hindi ko sinabi kung bakit kami nandito sa Korea. Hindi lang para magsaya, kundi para makilala yung brand. Ready to go now. So, ito na nga lang yung dala ko. Ingay pa man din niya. Nakapag-check-in ako, guys. Maliit lang yung hotel, pero elevator muna tayo. Pababa. Lalakad-lakad lang ako. Ayun yung Namsan Tower, guys. So, pupunta kami ni Rach dyan. Ang ganda. Police station nila to. As in, kasi ang dami mga guards dun. Or not police station. Ano tawag dito? Embassy. Tama ba? Embassy. Hindi akong kumain. Mag-isa lang. Ang uli ko. Pero dito ako sa Lalamart. Yung pinuntahan namin ni Naatian. Hindi na mga magbibili. Like water. Pero may water ako dun sa bag ko. Hirap talaga umiwas ako. Sintans. Thank you! First time kong kakain ng samgyupsal mag-isa, sa tingin ko, ito na lang. 13,000 won, so 13 USD. Ko alam kung paano ko order. Kung malapit ba ako sa tinikman ko, hindi ganun kaanghang. Kaanghang siya, but not ganun kaanghang. Tapos, naguluto na lang. Nakakanin ko kumain ng iso. Kaya, pwede mo rin siyang pangarap. Ito yung main na pangarap. Kimchi, bean sprout, sesame oil pa salt, ito spring onion, ata yan, and then yung base and garlic. Kaya na akong cook. Dito na ako guys sa room, inatid ako ng receptionist kasi nga tatlo yung bags ko. And sobrang simple lang ng hotel na to. As you can see, ayan. Sobrang simple lang and super duper cozy. Hindi siya malaki as compared to dun sa ibang rooms na napagstayan ko. Good for 2 siya kasi ang size ng bed is I think queen. Queen naman siya. Tapos meron siyang maliit na vanity area here. Ang importante may heater. Yun yung pinaka-importante ngayon. And cabinet. Tapos ang pinaka-gusto ko, may TV dito sa side na to. Itong area na yan, kasi itong area na to, alam kong magiging safe ako dahil Myeongdong to, yung pinagsusturala ng mga tourist, and kitang-kita ko sa baba, anything na kailangan ko kahit gabi nandito. Kasi yung kinainan ko kanina, tabi lang siya ng hotel ko, especially if you are a female na solo traveler, maganda yung ganito, kasi hindi mo naman kailangan ng malaking room as long as alam mo na safe ka. Minsan nga, hindi ko alam kung bakit ganun, pag mas malaki yung room, feeling ko mas, wag naman super liit, kasi ayoko rin na sobrang liit. Yung parang mas marami akong dapat bantayan. Pero ayan, I'm going to try and film. Let's see kung magiging okay yung lighting. Kasi gusto ko na talagang mabawasan yung daladalahin ko. Ito, dito sana. Okay ba to? Or yung background ko na lang yung sa, Myeongdong Street. Yung binibili ng mga makeup na tabi-tabi, tourist spot, itong ito, right smack in the middle. Although hindi ko pwedeng
buksan ng sabay-sabay yung ano ko, maleta ko. Dahil alam ka nung maleta ko and yung space dito, hindi siya enough for ano, open na tatlong maleta. Iniisip ko kung saan ako mag-film. Alam niyo ba guys, nakapag-update pa ako dito ng OS. Meron palang bago. Hi Sierra! Ang ganda ng background, parang autumn na autumn. And then, ito na yung aking setup. Dito ko na lang i-face kasi gusto ko sana kita yung likod, kaya lang wala akong tripod. So, dun ko ipapatong sa tissue box yung aking G7X. Tapos ito, nilatag ko na dito yung mga products. So, uunahin ko yung mga products na binigay. Tapos yung part 2, dun ko na i-film sa bahay. Kasi pag uwi ko, sakto lang yun. Yun yung mga bibiling ko for myself. Pero hindi naman ganun kadami. So, film na natin yan. Struggle is real. Ayan, dito ko nagfi-film. Dito ko ipinatong. Nandyan yung lamp. Ito yung Myeongdong Streets. Tapos, as in, nakikita nila ako sa labas. Ayun, no, sobrang gulo. Meron pa yan dun sa baba, as in dyan. Mga paper bag, sinot ko lang dun. Mamaya ko naayusin. Okay, now, it's time to edit. Alam nyo, lulubusin ko na yung panahon ko ng pag-i-edit. Alam, ba't ganyan yung itsura ko? Lulubusin ko na yung time ko ng pag-i-edit. Kasi pagdating ni Rach, syempre, alam nga namang KJ ako, mag-edit ako. Eh, nandito yung kaibigan ko. Kailangan pumasyal kami. Kaya ngayon, ang kakainin ko ay yung binili ko na, hindi ko nga alam kung ano to, Heiru na noodles. Ayun, hot pepper cup noodle. Chumi ang tawag sa kanya. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!